Hey guys, ito pong bahay na ito ay nagkakahalaga ng 180,000 pesos. Labors and materials na po ito at may dalawang kwarto and also may extension po sa likod na para sa CR at kanilang kusina. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update and just call me Mr. Guys. So guys, ito na nga po ang ating pag-uusapan, ang worth 180,000 pesos. At ayan nga po kung nakikita nyo is meron po siyang terrace. And then at talagang solid ang pagkagawa nito dahil ito po ay full concrete house. Hindi po kagaya ng iba na half concrete at half amakan, is nagkakahalaga na po ng 200, 150, 180. So ito po ay full concrete at talagang pangmatagalan na po. So guys, dito na muna po tayo sa terrace. Ayan, meron po silang temporary ceiling dahil nga po iyan ay para sarado at hindi sila mapapasok sa loob. Then ito nga po yung terrace at may balustre. So ang ginamit po nila dito is asintadang hollow blocks lang po. Sa madaling salita ay simpleng terrace lang po ito. Pero maganda na po siyang tingnan. Then ayan nga at makikita natin guys yung pagkagawa ng concrete house na to. Is talagang solid dahil corner to corner may post-it siya at naka-nosing pa. And then also yung ibabaw niya guys at kitang-kita naman, meron din po siyang biga at naka-nosing din. So yun nga po guys, kung napapansin nyo kagad yung bintana is temporary pa lang muna ang ginamit nila. Ito ay mga kawayan na ginawan lang ng design. So at least maganda naman po ang pagkagawa niya. And then ayan nga po at yung pinakabubong din niya is talagang solid ang pagkagawa dahil kitang kita sa kahoy is hindi siya ordinaryong kahoy ang ginamit. Then ito po yung sa kanilang likod, ayan nakikita nyo. So makikita po natin guys yung loob nito is may dalawang kwarto po siya at meron na po rin siyang tindahan, ginawa na rin po nilang tindahan yung loob. So guys, aling po sa binigay na details ni ma'am, ito nga po ang sukat ng bahay na ito ay 20 feet by 20 feet. So meron po siyang dalawang kwarto and then meron po siyang extension sa likod. Yun na nga po yung kanilang CR and kitchen. So yun nga po guys, dito ay pasukin natin at tingnan natin po yung loob ng bahay. At makikita nyo po, simple lang po siya kahit hindi pa finish, pero kung i-imagine niyo is napakaganda po ng setup nito. So ito po ang kanilang sala. Ayun at makikita nyo, meron na po silang sofa. And then ito na nga guys, puntahan muna natin yung unang room. So ayun nga po, makikita nyo, simple lang po talaga at wala pa siyang mga bintana. Pero nagdala lang dito yung mga kanilang mga dekorasyon or kurtina. So ayan, totally wrap pa lang po siya at wala pa po siyang pintuan also. Kurtina lang po ang ginamit nila. And then ayan nga po at ito yung sala nila. Ayan yung tindahan na sinasabi ko kanina. So kahit paano eh meron ding extra income si ma'am or pinakalibangan. So ito po yung second room. So makikita po natin, halos parehas din po ng sukat at parehas din po ng style. So ang magkakagandahan dito guys, ang sinasabi ko nga lagi is full concrete pang matagalan na at quality naman ang pagkagawa. Kita nyo naman sa poste ay corner to corner at meron po siyang beam or biga. So guys, ito naman po kung mapapansin nyo yung flooring niya is yung may kulay na cement or yung kulay red, yung karaniwan na nakikita natin noon. So ito nga po at makikita natin yung sala. Ayan, meron na silang sofa. And then talagang totally wrap pa po siya. At ayan, at maganda naman po itong tingnan at maayos naman po ang pagka-display or pagka-setup ng bahay ni ma'am. So ang owner nga po pala ng bahay nito ay si ma'am Geraldine Torrefiel Chongco. So ito nga po guys ang kanilang bahay at ito po yung pinakabubong nila guys. Ang design ng bubong is 4 agwas. So kitang kita guys sa pagkagawa ng bubong is quality dahil makita nyo yung pinakakahoy niya is hindi siya ordinaryong kahoy. So ang ganda talaga at na-imagine ko guys, pag ito ay na-finish ay maganda po ang itsura nito. Promise. Dahil kitang kita po yung size ng bahay at yung setup ay talagang pangmalakasan na rin. Yun nga lang, talagang hindi pa naka-finish as of now. Pero kung i-imagine niyo at ito ay nakapalitada na at nakakisame, may tiles. So yun nga po, ayon po kay Ma'am Geraldine, is ito nga po ay pinag-iipunan na nila at unti-unti nila itong gagawin dahil yan nga naman po lahat ng pangarap natin ay mapaganda ang ating bahay, lalong-lalo na pag wala na tayong pinagkakagastusan na marami. So guys, dito naman po tayo sa part ng kusina and CR.
So, makita nyo guys, malawak din naman po yung dinugtong nila sa likod. Ito nga po din yung CR nila, ayan, at nakikita nyo. Kompleto po talaga lahat ito. So, ang ganda po at sulit na po ang 180,000 na ginastos dito dahil ito nga po ay full concrete house. At kumpara po natin sa mga half-amakan half concrete at hindi naman po natin minamaliit, so ito ay ibig sabihin sa comparison is ito'y pang matagalan na. So yun nga po at once again congrats po sa iyo Ma'am Geraldine. Sa iyong worth of 180,000 is meron ka na pong ganitong kaganda at kalaking bahay at higit sa lahat ito ay pang matagalan, full concrete house. So bali ito na nga po guys at makikita natin, ayan ito po yung lababo at buhos din yan. So anytime po nga talaga is pwede po itong patilesan at pagandahin. So napakaganda po ng setup talaga nito guys, kitang kita naman. Imagine, pag ito ay naka-sliding window, ayan at naka-flooring na tiles, nakapalitada, pinturado at naka-cove light design pa yung kanyang kisame. So maganda, di ba? Imagine. So ganun po talaga ang buhay. Minsan eh talagang tulad nga na sinasabi ko, ito ay ginawa ni Ma'am Geraldine ay step by step. So hanggang sa nabuo po nila ito dahil nga hindi naman nila afford ng isang bagsakan na kagaya po ng iba. Yun nga inuulit ko, iba-iba ang estado ng buhay natin. So at least ito si Ma'am Geraldine is na-fulfill niya or napuno na niya ang pagpapagawa ng bahay niya at ngayon nga po ito'y natitirahan na nila. So we are proud of you Ma'am Geraldine sa iyong house na ito na nagkakahalaga ng 180,000 pesos. Sulit na sulit na po ito. Compare po sa iba na malaki na ang ginastos, eh hindi pa natapos, wala pang bubong at hindi pa natitirahan. So yun nga po, tulad nga po na sinasabi ko, meron po tayong sinuswerte at meron ding minamalas sa pagpapagawa ng bahay or maaaring nasi sindikato, ganyan. So tulad po ng mga man nagko-comment, sabi niya, ganyan lang ba yan ang halaga? Eh yung akin, CR lang, 80,000 na. So ang tanong nga po dito, yung bang pinadala mong 80,000, eh dyan ba talaga napunta lahat yan? Yun po ang isipin natin. So alam niyo po ang ibig ko sabihin. So guys, yun nga po, wag po natin ikumpara yung ating halaga na ginastos sa ating bahay sa ginastos nung pagpapagawa ng bahay ng iba dahil magkaiba po kayo ng proseso ng pagpapagawa or magkaiba rin po ang gumawa ng bahay nyo. So maaari kayong nasindikato, so wag naman po sana. So yun ay isang example lamang po, ha? Ayan. So maganda po ang pagkagawa nitong bahay na to guys. Sulit na sulit na ang 180,000. So yun nga po guys, any suggestion and comments, mag-comments lang po kayo dito kung ano masasabi nyo dito sa bahay na to. Pero para sa akin po is talagang pasok ang 180,000 dito dahil hindi pa po siya naka-finish, wala pong pintuan, walang bintana. Ang pintuan lang po nila is main door at yung pa ay flash door. So yun nga po is para sa akin, pasok ang 180,000 dito, 100%. So yun nga po guys, ayon po kay Ma'am Geraldine, ito nga po ay bahay na ito ay matatagpuan sa Barangay Nagustan, Nabas, Aklan. Ito po ang hometown ni Ma'am Geraldine Torrefiel Chongco. So once again, congrats po sa iyo Ma'am. Yun nga po at maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong bahay. So yun nga po guys, at kung bago ko pa lang dito sa channel ko, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong nakaka-touch at inspirational video or hangot tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay, hatid sa inyo ng buong buo ng inyong lingkod, Ref Egay, at ang ating kaibigan na si Mr. Guys. So yun nga po guys, maraming salamat muli sa inyong panonood. Ingat po tayong lahat at advance Merry Christmas po sa ating lahat, lalong-lalo na sa kapwa ko OFW sa buong mundo. Thank you for watching guys again. See you on my next video. Ingat tayong lahat and God bless po sa ating lahat.